Doon tayo sa taong di tumitingin sa estado ng buhay. Tanggap ko anong meron at wala ka, o yung tipong tanggap ang buong pagkatao mo. Kapag nagmahal ka, hindi mo kailangan magpanggap na kung sino ka para magustuhan ka ng isang tao. Dahil kapag mahal mo ang isang tao, handa kang gawin ang lahat para sa kanya. Hindi naman kasi kailangan ng mata upang makita ang tunay na pag-ibig at kailanman hindi ito nabibili ng pera. I'm Leslie Caraan, at isang bilyonaryong lalaki ang lagi na lang panay ang lapit sa akin. I'm not after his money. Nainis pa nga ako sa kanya sa tuwing lalapitan niya ako. Pero may nasabi siyang nagpabago ng pagtingin ko sa kanya. Maganda ka pala, at papaibigin kita hanggat makakaya ko. Para bang binuhusan ako ng malamig na tubig nang sabihin niya mga salitang yun. Kaya lang hindi siya kasama sa mga plano ko sa buhay ko. Pero ang kulit talaga ng isang yun, at lagi na lang nakasiksik sa akin. At kahit kailan daw, hindi niya ako lalayuan. Ay, paano kung mahulog din ako sa kanya? Hello mga ka-MV! Isa na naman pong love story ang ibabahagi ko sa inyo, na sana ay may isang aral o inspirasyon na manatili sa inyo mga puso. Ito ay pinamagatang Fall in Love with a Billionaire. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Tahimik na pinagmasdan ni Zachary ang mga kapwa miyembro ng Marina Yacht Club. Umugong ang hiyawan nang nakangising bilugan ni Philip ng pulang puso ang sariling larawan. Thank you my fellow gentle creatures. Wika pa nito. Kung hindi dahil sa kalokohan nyo, hindi ko siguro mapapasagot ang pinakamamahal kong si Lexi. Ano ba yan, papuri o insulto? Tanong ni Yoji. Para sa'yo pare, papuri yun. Minsan ka lang mabigyan nun, kaya tanggapin mo na lang sa kahit na anong paraan. Sagot ni Philip. Tama na yan! Saway ni Teresa at sinenyasan ang mga nakaantabay na tauhan sa yate. Let's celebrate! Kahit bumabaha na ng alak at pagkain ay hindi pa rin mapuknat ang kasiyahan at kantsawa ng mga ito. He sigh and look out at the wide blue sea. Parang kailan lang ay nagpapakalunod pa silang lahat sa alak kasama ang ilang mga babaeng game din na makipaglaro sa kanila. Sa kanilang anim na tinagore ang mga bilyonaryong lalaki. Ang buhay, negosyo at pag-ibig ay walang ipinagkaiba sa isa't isa. Ang kantsaw nga sa kanila ng mga pamilyadong miyembro ng Marina Club noong hindi pa nag-aasawa sina Tres, Ram at Yoji, ay parang mga ipis daw sila kung magpulasan kapag may mga nagbabanta na ng seryosong relasyon sa kanila. Madalas naman nilang isagot na wala silang balak na maging gaya ng mga itong may curfew na ay lagi pang walang pera dahil sa mga asawa ng mga ito na napupunta ang sahod ng mga ito. Ang ganti naman ng mga ito ay darating din daw ang oras nila. Ngayon nakapag-asawa na sina Tres, Ram at Yoji, habang si Philip ay naghahanda naman sa nalalapit na kasal nito, siguro nga dumating na ang oras sa mga ito. Pero siya, malabong dumating ang kaniyang oras. May tumapik sa balikat niya. Nalingunan niya si Retired Admiral Dan Rosales. Bakit hindi ka nakikisali sa kasiyahan, Mendoza? Tanong nito. Itinas niya ang kaniyang canbeer na kanina pa niya hawak. Okay na ako rito, Admiral Dan. I see. So, what do you think of your friends getting married one by one? What do you want me to say? Hindi ka ba naiingit sa kanila? Ikaw na lang ang binata sa mga bilyonaryo mong kabarkada. Gusto sana niyang sisihin ang clan kung bakit naging iba na ang tingin sa kanya ng lahat ng kakilala niya mula nang maisa publiko ang nalalapit na pagpapakasal ni Philip. Subalit hindi siya makapagkomento dahil ang editor-in-chief ng magazine kung saan nailathala ang mga pangalan nilang anim na top businessmen ng bansa bilang mga billionaire bachelors ay si Pamela, ang nag-iisang anak ng Admiral, at siyang napangasawa ng kaibigan niyang si Yoji. Mas gusto ko ang ganitong walang istorbo sa buhay. He adjusted his sunglasses. Tahimik ang mundo ko. Kung sa bagay may katwiran ka rin naman, nang pakasalan ko ang asawa ko, hindi na nagkaroon ng katahimikan ng buhay ko. Saglit na tumawa ito. Hindi ko akalaing darating ang araw na hanap-hanapin ko ang ingay na yon. Tinanguan lang niya ito,
Hindi naman kasi ito nag-iisa sa ganong pananaw sa pag-aasawa. Lahat ng pamilyadong miyembro ng Marina ay bukang bibig ang mga misis at mga anak ng mga ito. Kahit ang mga kaibigan niyang ayaw noong pag-usapan ang mga bagay na may kaugnayan sa emosyon ng tao, ngayon ay nakikipagpalitan pa ng idea sa iba pang may asawa na. Wala namang problema kahit mag-asawa ang mga loko na yan. Sabi niya sabay turo sa mga kaibigang nagkakasiyahan. It's their choice. Umiling ito. Hindi ko balak na kumbinsin ka mag-asawa, Mendoza. Ayoko makakita ng babaeng iyak ng dahil sa'yo. Then it's a good thing I have a bad reputation. Ah, yes. The elusive billionaire boy. And Super Frank? Dugtong niya. Sana lang sa halip nakatuwaan yun ng mga babae. Katakutan nilang ugali kong yun. Hindi mo naman sila masisisi kung sa halip na lumayo sila sa'yo. Sinasamba ka pa nila. You're a good-looking lad, Mendoza. Plus the fact that you're still single. Yes, and I intend to stay that way. Lumagok siya sa kanyang inumin. Single, I mean. Maya-maya ay sa kanya nabaling ang atensyon ng lahat. No thanks to Philip. Oh, Zachary, bakit nagtatago ka dyan? Malakas sa tanong nito. Come here, and let us take a good look at the next member of the Married Billionaire Clan. Hayaan mo na lang ako rito mag-isa, Philip. Tinatamad na sagot niya. Go ahead and take all the attention you want. Eh, tapos na siya. Nakakabagot ng tuksohin ng mga taken na. Wika ni Ben, isa sa mga married members ng Marina Club. Ikaw naman ang pag-iinitan namin ngayon since ikaw na lang ang nag-iisang single sa Billionaire's Clan. Si Al, single pa, sabi niya. But it's not poker face like you, sabi ni Yoji. Curious lang kaming makita kung paano mapiko ng isang Zachary Mendoza. Ngayon lang kami magkakaroon ng magandang dahilan para asarin ka. Besides, wala rito si Al. Sabi ni Ram, hindi mahagilap ang taong yun kapag ganitong may kasayahan dito. Mukhang nakatunog agad ang isang yun na tungkol sa kasal ni na Philip at Lexi ang isa-celebrate. Ay, malakas talagang pang-amoy ng Al na yun sa ganitong bagay. Tawang-tawang sabi ni Tres. Nasa na nga palang taong yun? May business meeting daw sa Japan. Sagot ni Luke. Talagang dinidibdib ng isang yun ang pagiging billionaire boy. Eh, baka naman naghahanda lang siya sa nalalapit na rin niyang pagtapak sa loob ng simbahan bilang groom. Wika ni Howard. Si Al, naghahanda sa araw ng pagsabak sa buhay may pamilya? That was totally absurd since 2 days ago. He and Al were secretly teasing the other boys for getting married. Hey guys! Singit ni Philip. Gumingiti na si Zachary oh. Tutal siya naman ang nandito at binata pa. Siya na lang ang pagtuunan natin ng pansin. O pare, teka, saan ka pupunta? Sa CR, gusto mo sumama? Halakhakang naging tugon ng mga kasamahan nila. Umiiwas ka lang yata, sabi ni Philip na pumipigil sa braso niya. Tinapik-tapik pa ng libreng kamay nito ang pulang marker na ginamit kanina sa pagguhit ng korteng puso sa larawan nito. Ikaw na ang susunod na mag-aasawa, Zachary. Hindi mo pwedeng pagtaguan yun. Kinuha niya rito ang marker at nilagyan ng check ang sariling larawan. Siguro naman kontento na kayo dyan. So if you'll excuse me, I have to use the bathroom. Nakangising tumango mga ito. Naglabas ang papel si Philip mula sa back pocket niya. What's that? Tanong niya. Ito? Itinas nito ang hawak na papel. Application form para maging future Mrs. Zachary Mendoza. Ang galing no. Nakangising wika ni Lexter. Ah, the ingenuity of women. Sila lang talaga ang makakaisip ng ganitong bagay sa mundo. That's them. That's women. Akin na nga yan, Philip. Inagaw nito ang papel na hawak ni Philip at sinimulang basahin. Tessa Magpantay, 24 years old, single and ready for anything. Ay, salamat sa magandang intention niyo. Pero hindi ko na kayo kailangan para makakuha ng mapapangasawa. Marami akong prospects. That's good then, sabi ni Ram. Where are they? They who? The prospect. Where are they? Ah, nandyan lang sila, pakalat-kalat. Kapag naisipan kong bigla nilang mag-asawa, I could always pick one of them. I'm sure they wouldn't mind marrying someone like me. You're gonna marry someone just like that? I'm not choosy. What about love? Pinagmasdan muna niya ang mukha ng mga ito. Tila hinihintay ng mga itong sagot niya.
Gusto niyang humalakhak, ngunit mas pinili niyang magkibit-balikat. "Hindi uso sa akin yun," sabi niya sa katinalikuran namang ito. Basang-basa na ang tissue paper na hawak ni Leslie. Pagpasok pa lang kasi niya sa shop ng Weddings Incorporated, ang wedding company na kanyang pinamamahalaan ay panay na ang ngawa niya. "Lokong basta yun! Loko talaga siya!" "O Leslie, ano na naman ang dramang yan?" si Tammy ang nagtanong. Kaibigan at kasosyo niya ito sa negosyo. Ito rin ang kaisa-isahang taong nagtiyaga sa mga sentimiento niya sa buhay, lalo na sa ever disastrous na love life niya. "Ang lokong Sebastian na yun. Pagkatapos niyang sabihin mahal niya ako and everything, bigla na lamang niya akong babanatan ng I need some space. Kainis siya. Doon siya sa outer space kung gusto niya ng space." "Why am I not surprised?" Tiningnan niya ng masama ito. May binabasang magazine ito sa ibabaw ng desk nito. Tammy was 5 months pregnant with her third child with her husband of 5 years. Lalo lang tuloy sumama ang kanyang mood. Nakatatlo na ito samantalang siya ni walang matatawag na matinong kasintahan. "Huwag mo na nga akong asarin, Tammy. Aluin mo na lang ako at gusto ko na talagang huntingin ang Sebastian na yon at durugin ang pinong-pino. Ilang beses na ba kitang inalo kapag ganito ang drama mo?" "Pampito," piping tugon niya. Nag-umpisa na namang mag-alboroto ang kanyang kalooban. 7 beses na pala siyang nabibigo sa pag-ibig sa loob ng 3 taon. 28 years old ka na rin, Tammy, di ba? And happy. Thank you very much. Pero bakit ako hanggang ngayon hindi pa rin happy? Mabait naman ako ah. Mapagmahal. Maganda. Successful. Matalino at higit sa lahat loyal. She walked towards her display of wedding veils and array of flowers. Ano ba ang problema sa akin ni Cupido? Bakit niya ako pinag-iinitan? Alam mo ang problema mo, Leslie. You're too eager to fall in love and get married. You're scaring those men away. Hinarap niya ito. Anong gusto mong gawin ko? I've been without a steady boyfriend for years. I'm not getting any younger. Ayoko maging old maid. Ngawa niya. Sa tuwing maaalala niya na 2 taon na lang ay papalo na sa 30 ang kanyang edad, ay wala pa siyang matinong boyfriend. Gusto na niyang mag-hysterical. Iba na ang tingin sa kanya ng kanilang angkan na masyadong ipinagmamalaki ang pamilya. Bawat isa sa kanila, pagtapak ng 25 kaarawan ay naikasal na. Siya, may wedding coordinating company nga, bukaya naman ang love life. Hindi magandang pangitain yun. "Tammy!" Nakangiwing umiling ito. "Huwag kang sumigaw dyan. Kahit anong gawin mo, kung talagang hindi pa dumarating ang lalaking nararapat sa'yo, wala kang magagawa." "Hindi ko kailangan na lalaking karapat-dapat sa'kin. Ang gusto ko lang, yung makakasundo ko sa buhay. Kaya ko na siyang gawing karapat-dapat para sa'kin." "See that? Yung attitude mo na yan, isa yan sa mga dahilan kung bakit salip na lapitan ka ng mga lalaki. Nagtatakbuhan sila palayo sa'yo. You boss them around. Men are egoistic, Leslie. If you're gonna act like someone who owns them, nako, magpaalam ka na sa pangarap mo makapag-asawa." "Eh, ang bagal naman kasi nilang magsikilos. Pakuit pa sila ng pakyut. Naubusan na ako ng oras dito, no." "Hay, ewan ko sa'yo. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Basta ako, yun lang masasabi ko." Hindi siya naniniwalang nilalayuan siya ng mga lalaki. Dahil lang sa mga palagian niyang bukang bibig ay ang pag-aasawa at pagpapamilya. Kapag kausap ang mga ito. Gaya nga ng nasabi niya, lahat na ng katangian na hinahanap ng mga lalaki sa isang babae ay nasa kanya niya. Who wouldn't want her? There must be some underlying reasons to this. Unusual naman kasi na lagi na lang siyang iniiwan ng mga nagiging kasintahan niya nang wala namang mabigat na dahilan, kahit hindi pa nga sila nagtatagal. "Huwag mo na nga intindihin yan, Leslie. Baka naman kasi hindi talaga si Sebastian ang lalaki para sa'yo." "Kung sa bagay, mabuti na rin yun. Hindi kayo nagkatuluyan. Dahil ayoko sa isang yun. Masyadong mayabang. Pinipintasan mo naman kasi ang lahat ng lalaki pinapakilala ko sa'yo. Eh halata namang weird ang mga ugali nila. Hindi mo lang pinapansin dahil nabubulag ka ng pangarap mong makapag-asawa." Hindi siya umimik. Totoo naman kasing sinabi nito. She walked towards her friend's desk. "Hindi ko ito matatanggap, Tammy. Imposible namang walang inilang lalaki para sa akin ang may kapal." Nasulyapan niya ang magazine na binabasa nito. Isang napakagwapong mukha ang nabungaran niya roon. With piercing clear brown eyes, arrogant nose, sensuous lips, brownish black wavy hair,
long enough to curl at the base of his neck, and with a body fit to be a model. Kahit kailan hinding-hindi niya makakalimutan ang mukhang yun na nang huling makita niya ay punong-puno ng galit na nakamasid sa kanya. "Gwapo no," komento ni Tommy. "That's Zachary Mendoza. He's the sole owner of Shipping Lines, the biggest shipping line in the country. Siya rin ang may-ari ng isang top and development firm sa bansa at isang jewelry shop. Higit sa lahat, isa rin siya sa dalawang natitirang bachelors ng Billionaire's Clan. Ngayong nalalapit na ang kasal ni Philip Santillan sa restaurant owner na si Lexi, inaasahan na ng lahat na si Zachary ang susunod na mag-aasawa." "Susunod na mag-aasawa?" Napatili siya. "That's it!" Kinuha niya ang magazine dito. "That's why I'm having trouble getting married, dahil hindi pa nag-aasawa si Zachary." Kakaiba ang tinging ipinupukol nito sa kanya. "Maghunos dili ka nga, Leslie. Baka mabaliw ka ng tuluyan yan. Mawawalan na ako ng katulong sa pagpapalago nitong Weddings Incorporated." "Tommy!" She couldn't contain her excitement. "Si Zachary! Si Zachary ang sagot sa pangarap ko makapag-asawa na." "Ano? Si Zach? Okay ka lang?" Tinignan nito ang larawan ng lalaki sa magazine. "Kung sa bagay, maganda ka naman at sa palagi ko, bagay na bagay kayo sa isa't isa. Pero kung nagkataong wala pang Norberto sa buhay ko, mas bagay kami ni Zachary." "Tommy, makinig ka nga muna." Muling kinuha niya rito ang magazine. "Hindi kami bagay na lalaking to. He's arrogant and a total..." "And you're the epitome of good manners and right conduct?" "Teka nga, Tamiya. Sino ba kaibigan mo? Ako o si Zachary?" "Ikaw." "Kung ganun, saan ka kumampi? Kapag sinabi kong mayabang at sira ulo ang Zachary Mendoza na yan, oo ka lang." "Ha? Hindi ko yata magagawa yun. Gwapo si Zachary." Nakasimangot na binalingan niya ang larawan ni Zach. "Ang loko na to ang dahilan kung bakit hanggang ngayon di pa ako nag-aasawa." Naniningkit ang kanyang mga mata. "Bakit ba hindi ito agad ang naisip ko noon?" She could almost see how they were 13 years ago. Nakahilata sa sofa si Leslie habang nilalantakan ang malaking hiwa ng chocolate cake. Nakatutok sa telebisyon ang kanyang mga mata nang pumasok sa sala ang kanyang nakatatandang kapatid na si Isa. "Hello, Les." Naupo ito sa tabi niya. "Pwede ba tayo mag-usap?" She knew her ate Isa. Lalapit lang ito sa kanya kapag may problema ito sa love life. Sa edad na 16 ay pila na ang mga manliligaw nito. Napakaganda naman kasi nito. Bukod doon, napakahinhin nito. She roused the protective instinct of men. "Ano na naman yan?" tanong niya. Mas matanda ito sa kanya ng 2 taon, ngunit kung umasta ito ay parang mas bata ito kaysa sa kanya. "Kung tungkol na naman sa lalaki, pakibilisan lang ang kwento at baka hindi na ako matunawan." Sinulyapan ito ang platito ng pagkain. "Cake na naman ang kaharap mo. Ang hilig mo kumain kaya lalo kang tumataba eh. Mag-diet ka naman minsan, sis. Pangit na nagdadalaga kang may mga baby pats pa rin sa katawan." Mas nilakihan pa niya ang tiraso ng cake na isinubo. "Walang pakialamanan ng katawan, okay? Isa pa, hindi ako katulad mo na kailangan laging perpekto ang katawan dahil hindi naman ako maganda." "Leslie, bakit ba ganyan ka magsalita?" "Of course maganda ka. Ayaw mo lang kasing magpapayat kaya hindi ka masyadong pinapansin ng mga boys." "Ate, nandito ka ba para humingi ng payo o para sermonan ako? Wala ako sa mood makinig sa sermon ngayong araw na to. Isa pa yung kasungitan mo." "Ate, ano ba?" "Hay nako, oo na." Umayos na ito ng upo. Tila naghahanda sa isang mahaba-habang paliwanagan. "Gusto ko na kasing sagutin ang isa sa mga manliligaw ko." Ngaling-ngaling paikutin niya ang mga mata. "E di sagutin mo." "Oo nga, kaya lang hindi pa ako sure eh. I mean, I like him because he's drop-dead gorgeous and all. Pero parang may iba pa akong hinahanap na sign sa kanya. Para tuluyan ko na siyang sagutin. Ano sa palagay mo?" Minsan talaga ay napakababaw nito. Nais na niyang barahin nito sa maraming pagkakataon na ginagawa nitong issue ang lahat ng bagay. Na may kinalaman sa pagiging sought after senior student ito sa kanilang eskwelahan. Madalas nga ay naiisip niyang itangging kapatid niya ito kapag may nagtatanong kung totoong magkapatid sila. Hindi lang niya matuloy-tuloy dahil mabait naman ito sa kanya. Ito ang tanging taong hindi nagrereklamo sa pagiging senik niya. "Ang problema sa iyo, ate, ang hilig mo sa mga signs." "Siyempre, doon natin malalaman kung nasa tamang direksyon ba ang ating gagawin.
Ang mga signs, simbolo rin ng mga babala, diba? Ewan. Muli siyang sumubo ng cake at kahit may laman ng bibig, ay nagpatuloy sa pagsasalita. Baka hindi kayo compatible ng zodiac sign ng lalaking yun, kaya hindi mo siya masagot. Kumunot ang noon nito, at pinag-isipan pa talaga ang sinabi niya. Napailing siya. Maya-maya ay pumitik ito sa ere, saka pinisil ang magkabilang pisngi niya. That's it, Leslie. Taurus nga pala si Zachary. Ah, the stubborn bull, komento niya. Libra ka diba ate? Hindi nga talaga kayo compatible. Ang galing mo talaga, Leslie, tama ka. Hindi nga kami compatible ng sign sa zodiac. Kaya pala may second thoughts ako sa kanya. Muli siyang napailing. Bakit ba nagkaroon siya ng nakatatandang kapatid na sobrang babaw? Ang mga magulang naman nila ay mga kapwa level-headed lawyers. Siguro talagang nakasulat na sa tadhana ng bawat pamilya ang magkaroon ng isang miyembrong hindi maarok ang pag-iisip. Makalipas ang 2 araw ay nagulat na lang si Leslie nang harangin siya ng isang bagong-bagong kotse paglabas niya ng eskwelahan. Umibis mula roon ang isang lalaking kung hindi lang sa suot na uniform ay aakalain niyang mama niya. Masyado kasi itong matangkad para maging high school student lang. Lumapit ito sa kanya. Ikaw ba si Leslie Karaan? Tanong nito. Ako nga, sagot niya. Hindi naman ito mukhang mandurukot kaya medyo nakahinga siya ng maluwag. But when he took off his sunglasses, she almost fainted. Goodness gracious, he was probably the most handsome creature that ever walked on the face of this planet. Big pa nito ang isang artista. I'm Zachary Mendoza, pakilala nito sa sarili. Ha? Ako maniligaw ng ate mong hindi niya compatible ang zodiac sign, kaya niya tinanggihan, at yun ay dahil sa'yo. Ikaw yun? Napakagatlabi siya. Talagang tinanggihan ka ng ate ko nang dahil lang sa zodiac signs? Yes, thanks primarily to you. Napakamot siya sa kanyang batok. Pambihira ka talaga, ate. Ganun ba, hindi ko naman nakalaing tototohanin ni ate ang mga sinabi ko tungkol sa incompatibility ng mga zodiac signs niyo. It's too late for that now. Napakatagal kong hinintay ang araw na maging kasintahan si Isa, and that day was supposed to be today. Pero malayo sa inaasahan ko mga sinabi niya. Sorry na, kasalanan ko ba kung sagradong paniniwala ng kapatid kong yun sa mga kababawan ng mundo? Muntik na siyang mapaurong nang makita ang galit sa magagandang mata nito. Okay lang sana kung sinabi niyang ayaw niya sa akin, kaya niya ako tinanggihan. Pero ang malaman ko nang dahil lang sa walang kwentang advice ng kagaya mong wala namang idea kung anong pinagdaraanan ng mga nagmamahal, hindi ko yung matanggap. Hindi ka dapat nakikialam sa mga bagay na wala kang alam. He surveyed her from head to toe. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit mo ginawa yun. Paano ka naging kapatid ng isang katulad ni Isa na napakabait? You have done nothing but ruin the happiness of other people. Kung wala ka pa rin nobyo hanggang ngayon, huwag ka na magtaka pa. At sana huwag ka na rin mandamay ng ibang tao sa kamiserablihan ng buhay mo. Nainsulto talaga siya sa sinabi nito. Below the belt na ang naging tira nito at hindi na niya yon mapapalagpas. Patalikod na ito nang makapag-react siya. Bawi mo, sinabi mo! Sigaw niya. I won't. In fact, dadagdagan ko pa nga. Isinuot nito ang sunglasses. Tandaan mo to. Leslie Karaan. Hindi ka magiging masaya kahit kailan hanggat hindi ko nakakalimutan ang ginawa mo sa akin sa unang babaeng minahal ko. You'll be alone for the rest of your life unless I get married. And I assure you, hinding-hindi ako mag-aasawa. Masiguro ko lang na hinding-hindi ka magiging maligaya. Sino nga kaya si Zachary Mendoza? At ano ang magiging kabayaran nito? Sa sinabi kay Leslie Karaan. Ang kasagutan, abangan niyo po sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.